Rise and Shine Pilipinas, good morning from the Dance Studio at sa lahat ng ating mga RSP timbahay na nakatutok ngayon. Inaabot din ba kayo ng mga pagbahag nitong nakaraang Sabado dito sa Metro Manila? Dahil na rin sa mga ulang dala ng pinalakas na habagat. May mga pagulan pa rin ba tayong aasahan ngayong araw? Yan ang ating alamin at ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, unang araw ng buwan ng Agosto. Wala nang sama ng panahon tayong binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kahapon ng umaga ay tuluyan na nga nakalabas ng PAR, ang dating FDA na naging Tropical Depression Esther nitong Biyernes ng tanghali. Kahit na nakalabas na nito ng PAR, ay patuloy pa rin itong palalakasin at hihilay ng Southwest Monsoon o habagat na siya namang nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Makita natin din sa ating satellite image na tanging ang Southwest Monsoon o habagat na lang ang dominant weather system na nakaka-apekto ngayon sa bansa, lalo na sa western section ng Luzon at Visayas. Tulad din ng buwan ng Hulyo o July ay nasa 2 hanggang 3 ang maaaring mabuo o pumasok sa loob ng PAR. Kadalasang tumatawid ng Central Luzon o di kaya ay sa Northern Luzon ang mga bagyong nabubuo sa buwan ng Agosto. Dito sa Luzon, ngayong umaga, araw ng Lunes, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Pagdating ng tanghali hanggang gabi, may moderate to heavy rains ang maaaring maranasan sa halos buong Luzon, kasama na dito ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya at Cagayan, ganun din sa Calabarzon, Mimaropa, halos buong Bicol Region, pati na rin dito sa Metro Manila. Epekto ito ng habagat at mga localized thunderstorms na maaaring mabuo. Paalala lang po doon sa mga nakatira naapektuhan ng magnitude 7 ang paglindol nitong nakaraang Miyerkules ng umaga last week, lalo na dito sa Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at lalo na sa mga nakatira sa mga daan patungo at palabas ng Baguio City ay may mag-ingat pa rin po tayo sa mga pag-ulan dahil sa maaaring magdulot pa rin to ng mga panibagong landslides sa mga nasabing lugar. Sa Visayas, dahil sa paglakas naman ng Southwest Monsoon o habagat, maulap na may mahinang pag-ulan sa umaga na mararanasan sa malaking bahagi ng Kabisayan, lalo na dito sa Western Visayas. Pagdating ng hapon hanggang gabi, may moderate to heavy rains na sa malaking bahagi ng Visayas, dala naman ng habagat at mga localized thunderstorms na maaring mabuo maghapon, lalo na pagdating ng hapon at gabi. Dito naman sa Mindanao, bahagyang maulap na kalangitan din sa umaga sa halos buong Mindanao. Maliban na lang dito sa mga pag-ulang nararanasan ngayon sa Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Pagdating ng tanghali hanggang gabi, may mga moderate to heavy rains na rin mararanasan dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Surigao Provinces, Davao Region, BARMM, Soksagen at sa Sulu Archipelago, dulot naman ng mga localized thunderstorms. Patuloy po tayong mag-ingat sa mga possible flash floods and landslides dahil sa mga inaasahang pag-ulan. Walang gale warning na inilabas ang PAGASA ngayong araw ng Lunes, pero mag-ingat pa rin po ang mga maglalayag at mga mangisda sa mga offshore thunderstorms sa maaaring mabuo ngayong araw. Ito ang itsura ng ating kalangitan dito sa Metro Manila na nakunan ko kanina lang. Maulap na kalangitan ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito ngayong araw ng Lunes. Sa mga oras ito ay may mga wala tayong natatanaw ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng Metro Manila. Pero tanaw natin ngayon yung mga makakapal na cumulonimbus clouds na nagpapaulan ngayon dito sa Sabataan, Zambales at Pampanga area. Pero bago pala magtangali, may mga kalat-kalat na rin pag-ulan na maaaring maranasan dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi din ng Luzon. Magpapatuloy ang mga pag-ulan ngayong hapon hanggang gabi, lalo na sa Amikamanaba, northeastern at southern section ng Metro Manila. Pero hindi na ito kasing lakas sa mga pag-ulan tulad ng naranasan natin itong nakaraang Sabado. Sa mga oras ito, nasa 26 degrees Celsius ang damang temperature dito sa Metro Manila with 87% humidity. Sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin kakalimutan magdala ng payong panangga sa mga inaasahang pag-ulan ngayong araw, lalo na pagdating ng hapon at gabi. Sumikat kanina ang araw, 5:39 a.m. samantalang ang sunset naman, mamayang 6:26 p.m. ng gabi. Ako po si Edmund Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Lunes, unang araw ng buwan ng Agosto. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po din sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.